nagiro ko sa Diyos. Amen. And lalo kapag kilala mo yung Diyos mo, na alam mo yung mga pangako ng Diyos, talagang walang mahirap sa Kanya. No, lahat ng pagkakatiwala mo at sasandal ka sa Panginoon, hindi sa kakayahan mo. Amen. So makibukas kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Sige, magbukas po kayo ng inyong Biblia para po pag-uwi ninyo, ito po inyong ma-meditate at mag-manifest ang salita ng Diyos sa buhay ninyo upang hindi lamang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, but then doer tayo. Kaya apply natin kung ano yung napakinggan natin na salita ng Diyos. Amen. So, sabi dito, verse 6, tandaan ninyo, o tandaan daw ninyo, tandaan ninyo ito, ang nagahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ano daw ang sabi ng salita ng Diyos? Ang nagahasik ng kaunti, aani ng kaunti. At ang naghasik ng marami ay mag-aani ng marami. So yan po yan, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ayan, alam ng Diyos ang puso ninyo bago pala kayo humugot ng pagbibigay ng mga itako. Alam na ng Diyos ang puso natin. Verse 8. Nagagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Ayan, di ba? Kaya wala dapat nagkukulang na anak ng Diyos. Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Bakit daw tayo pagpapalain? Para yung overflowing blessing, maging gagamit-gamit tayo upang pagpapala naman sa iba. So, tatlong bagay na itinuturo sa atin ng teksto na ito. Ng salita ng ni Pablo. So ang Corinto ay sulat ni Apostle Pablo. So kung babasahin natin ang remaining verse, chapter 6 verse 1 to 5. Nakita niya na ang taga-Akaya church po ito ay pinagmamalaki ni Apostle Pablo sa mga taga-Macedonia na ang taga-Makaya daw ay kusang loob na nagbibigay. At nandoon nakikita ni Pablo ang pagbibigay ay hindi napipilitan. Yes. Handa laging tumulong. Yes. Yan, di ba? At napupukaw ang kalooban sa pagsusumakit para tumulong sa iba. So yun po yun. So tatlong bagay ating matututunan sa teksto na ito. Number one, the principle of sowing and reaping. Diba? Kung ano ang iyong itananim, siya mong aaninin. Katulad ng Lucas 6:38, diba? Mayroon, anong sabi doon? Give and it will come back to you. Ano? Good measure. Kung ano yung ginawa mong panukat, siya rin gagawing panukat sa'yo. Good measure, press down, shake it together, running over, nag-overflow yung pagpapala. Amen? So yun po yun. Kaya kung kayo po'y nag-aani na, kung kayo po'y nagtatanim ng marami, babalik at babalik po yan sa atin. Diba? Hindi man tayo ma-appreciate ng ating kapwa, ng iyong mga kagrupo, but then nakikita ng ating great audience ang Panginoon, nakikita mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ang ginagawa mo. At ang Diyos ang magpapala niyan sa iyo. So number two, nakikita, ang condition ng iyong spiritual life ay makikita sa pagbibigay. Diba? Nakikita ang ating spiritual growth, ang ating maturity sa pagbibigay. Bakit? Diba noon, parang hirap na hirap sa atin ang magbigay kasi hindi natin nauunawaan. Bakit kailangan kong magbigay? Bakit kailangan ibigay ko ito sa Panginoon? Lalo na kapag punong-puno ng you are a grateful heart, na lahat ng meron ka ay galing ito sa Panginoon. Walang mahirap para hindi mo ibigay ang para sa Panginoon. Katulad ng testimony ni kapatid kanina, alam niya na ang buhay na yon ay pahiram ng Diyos. Kaya sabi niya,
Payagin ang buhay na iglesia sa atin ng Diyos. Even ang pagbibigay, marami ang low soul na naiilawan sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Kaya huwag natin i-hold sa ating mga kamay. Ano, hindi man tayo naglilingkod physically, but naglilingkod tayo financially to help this ministry. Amen? So number three, giving is blessing. Sino naniniwala that giving is blessing? Kailangan natin mag-subtraction. Kailangan natin magbigay bago natin maranasan ang addition and multiplication sa ating buhay. Huwag natin laging hanapin yung addition at multiplication. Dapat nagsusubtraction din tayo sa ating financial para tayo doon mapagpala. Lagi nating tandaan, pinadadaloy sa atin ang pagpapala para maging blessing din tayo sa iba, hindi yan para sa atin lang. May nangangailangan na ibang para sa atin. Amen? So, yun lamang po. At inaas po natin ang ating mga kaloob, kapuman yan. Bago nyo pa yan inilagay sa sobre, alam na ng Diyos ang puso nyo. Tandaan ninyo, sa ating pagbibigay, mahalaga kasama ang puso. Amen? Wala sa liit at laki ng halagang ibibigay nyo kung hindi naman kasama ang puso. Ang nais ng Diyos, buong pusong pagbibigay, a cheerful giver. Anong sabi niya doon? Pusang loob, at ito ang nais ng Diyos sa atin. Lagi niyong isama ang puso ninyo sa anumang inyong ginagawa. Amen. So, itaas natin. Itaas natin ang ating mga itapo. Yes, oh God, hallelujah, thank you, Lord, for this morning sa aming napakinggan na salita mo, Panginoon, na walang bagay na mahirap sa iyo. Kaya nga, Panginoon, salamat at ito, Panginoon, ang aming pagbabalik, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadaming lang, Panginoon, sa iyong katapatan na ginagawa sa aming mga buhay. Kailanman di ka nagkulang, Panginoon. Ama, maraming salamat, patuloy mong hihipuin ang puso po namin na sa lahat ng ginagawa po namin, even Lord, sa aming pagbibigay, laging kasama ang puso to become a generous heart, to become a cheerful giver, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo sa amin. At Lord, patuloy kong itinadalangin, continue to convict our hearts, Panginoon, na tuloy ang makikita, Panginoon, ang aming paglago kung kami, Panginoon, ay handang magbigay, handa, Panginoon, ibalik ang para sa iyo, Panginoon. Dito nakikita ang kondisyon ng aming pag-level up ng aming pananampalataya, Panginoon. At Lord, patuloy nga na gamitin mo ang aming mga itapo, ang aming pagbibigay to expand your kingdom, Panginoon, sa mundong ito, na tunay nga na marami ang naaabot ng mga low soul, O God. Marami pong salamat, patuloy mong pagpalain,